Praise God po. Salamat po sa mga kapatiran po natin. We're live now po sa ating online training po sa ating YouTube channel in GCI Bulacan po. And po sa mga kapatiran po natin na natawagan po kahapon na follow up at nag-commit. Praise God po sa buhay po nila Sister Mina, Sister Lina, Deacon Divine at Sister Minda. At narito po sila. At ngayon po ay mag-start po tayo sa ating training po, discipleship training. And this afternoon po, matatapos na po yung ating solo one. Ibig sabihin po yung ating pong building healthy relationship na eto na po yung last part po in lesson 10 po na mamaya i-discuss po ng bahagya ni Pastor Jeff yung last na lang po. Last na ano po natin. And then, this afternoon po, tayo po ay magkakaroon po ng interaction po. So, sa mga nandito po sa ating physical training, pwede po po na ako magtanong po kung nakasubaybay po kayo ng virtual training po natin mula po lesson 5 hanggang last po ng lesson 10 ng part 1 po na diniscuss po ni Pastor Jeff. Sige. Sa online po, good afternoon Brother RA, nandyan po na siya, nakatutok na po at laging present po si Brother RA po sa ating online training. At meron pa pong isang nakatutok. Sa ating nandito sa physical, meron po bang nakaano po sa atin sa online? Wala po ba? Deacon Divine, meron po? Meron po kayo napanood na online training po? Wala po. Sir Minda, meron po kayo napanood sa online po natin? Mula lesson 5? Wala daw. Alam ko si Sir Lina meron po eh, nakapanood. Ako una-unahan po, so pwede kayong magtanong po sa lesson 5 po, no? Achieving True Intimacy po yung diniscuss po ni Pastor Jeff. Or, sige po, i-recall ko po mamaya yung mga lesson po na natakel po natin sa online training. At si Mina, wala din pa rin po. So, nandito po sila, nag-commit sila sa ating physical training. So, hopefully sa mga online po natin, nasa virtual po, kayo po yung magpatuloy pa rin po at may mga nag-commit po na manonood po sila virtually sa ating online training at hindi pa po sila ready dito. So sa mga nakatutok po, may apat na daw pong nakatutok sa ating online training. So comment po kayo sa ating comment box para ma-acknowledge po namin yung presence nyo. And sige po, before we start po sa ating online training and discussion po, interaction, we'd like to ask Pastor Daryl in a prayer po para makapagsimula po tayo sa ating gawain. Sige po, let's pray. Father God, we thank you for this day, despite of the rainy day, Father God, na nagpapasalamat kami sa inyo na mayroon pa rin po mga dumalong kapatiran, Lord, dito sa amin. Face-to-face physical training, Father God. And may you bless as well, Father God, yung mga naka-tune in online. We pray, Father God, ng unison. Spiritually, matuto kami, Lord, at about isa. This is our prayer, O God, that you may be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. So, mostly po, this afternoon, mas marami po tayong interaction kesa po sa ano po, no, sa discussion. So, i-recall ko lang po yung mga napag-aralan po natin in virtual po, yung nasimulan po nitong last August. At nag-start po tayo kasi natapos po natin yung 1 to 4 before mag-start po yung pandemic. So, nag-start po tayo sa online training po natin. And lesson 5, Achieving True Intimacy. Ito po ay diniscuss si Pastor Jeff. At nagkaroon po ito ng dalawang part 1 and part 2. And then lesson 6, Manage Finances. Ganun din po, nagkaroon po ito ng part 1 and part 2. And diniscuss din po ito, si Pastor Jeff din po yung nag-facilitate. And lesson 7 po, ako po yung nag-facilitate nito, resolving conflict. Then lesson 8, family bonding po. Ito naman po ay diniscuss at tinuro po ni Pastor Christian. At lesson 9 po is ministering as a family. Ito po ay diniscuss naman po ni Pastor Daryl.
at lesson 10 po, yung part 1 po, keeping it all balanced, at mamaya po mag-discuss ng konti si Pastor Jeff para dun sa part 2. And closing na rin po sa ating etong SOL1 po natin. Yan. So, sa lahat po ng mga tutok, salamat po, no, salamat po, Brother RA, sa greetings. Thank you sa greetings po. At nakatutok na po si Brother RA, si Sister Sheila. So, praise God, dahil sila po yun, nagsabi rin po magkukommit sila virtually sa ating online training po. So, sa nakatutok po sa online, remind ko lang po ang bawat isa na tayo po yung magkakaroon po na mas mahabang mahabang interaction po. So, we'd like to ask po sa mga, alam ko, always present po si Brother RA, Sister Sheila, nung start po ng ating online training. So, pwede po kayong mag-share po ng mga insights po. At ito po yung kanina, binigyan po ko yung instruction ni Pastor Jeff na tanungin po ang bawat isa kung meron po ba tayong natutunan sa bawat lesson po na dumaan. Mula lesson 5 hanggang lesson 10 po na part 1. So, sa mga nakatutok po, kami po ay dito lang po maghihintay ng mga tanong nyo po. Maghihintay rin po kami ng mga gusto nyong ibahagi, insight po, or suggestion, or maybe po yung mga natutunan po natin sa mga nagdaan pong lesson mula lesson 5 hanggang lesson 10 po. So, ayun po, kung meron po kayo, at sa mga nandito po sa face-to-face po natin, yung physical training po natin, meron po silang mga kanya-kanya pong mga copy. Hindi ko lang po alam kung magkakaiba po sila ng lesson. So, pwede nyo rin pong basahin somehow. Tapos, kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong erase. Then, yung bawat lesson po dyan, meron pong nag-facilitate dyan and sasagutin po ng mga pastors po yung mga lesson po na gusto nyo pong itanong po sa amin, or maybe kung meron po kayong gustong pong clarification, maaari nyo po itong itanong po sa amin. So, let's start po yung ating interaction ngayong hapong ito. So, sige po, sa mga nasa virtual, patuloy po kayo at we will send link po kung kayo po ay handa na. Pwede po kayo mag-comment sa ating comment box na kung kayo po ay ready po to share. At isi-send po namin yung link para kayo po ay online po. Makasama po namin na kayo po ay makapagsalita at mapanood po dito sa ating online training. So, apat lang po yung mga pwede po nating isama dun sa ating link. Tapos, kung sakali po nakapagtanong na, nakapag-share na po kayo sa mga nasa virtual po, then pwede na po namin kayong tanggalin ulit, tapos panibago naman po. Dasin may naman po, pag tinanggal po namin kayo, hindi na kayo makakabalik, pwede naman rin pong bumalik. Pero as much as possible po, apat pa lang po yun aking nakaya po ng streamer dahil ito po ay libre pa lang po natin na ginagamit. So, sige po, dito sa face-to-face, baka meron po kayong mga tanong. Sa virtual po natin, huwag pong mahiya at mag-start po tayong magtanong. And mag-share din po kung meron po tayong natutunan. Kasi ayun po yung pinakano po natin bago po natin i-close to at tayo po ay magsisimula na po. Kasi tuloy-tuloy na po yung training natin. At mag-start na po tayo next week ng panibago po. At ito naman po yung strengthening our leaders. Ayan, building healthy leaders. Kasi yung lesson level 1 po natin, building healthy relationships. Ship po. Tapos ito po, sa susunod po, this coming October 18. Tama po ba ako? Sunday po ba ay 18? Tayo po ay magsisimula na po ng level 2 ng ating SOL. Ito naman po ay building healthy leaders. So before we wrap up po at matapos po yung level 1, nawa, ma-share nyo po sa amin kung meron po tayong natutunan. Napakalaga po kasi nung bago po tayo mag-proceed at magpatuloy po sa level 2, hayaan po natin na marinig po namin kung meron po kayong mga natutunan po sa ating
lesson po, lalo na po sa mga nakatutok online. Kasi dito po sa first, ito po yung first time po natin na magkakaroon po tayo ng face-to-face. So sa mga nag-commit po ng face-to-face, sila po ay nagsabi na hindi po sila nakapanood pa at hindi po talaga sila nakasubaybay sa ating online training. Sige po, kasi po nung time po kami nag-facilitate nila Pastor Darrell, Pastor Christian, at ako po ay nagkaroon po ng konting oras lang, at yun iba po ay nahiya sa pagtatanong at nahiya po sa pagbabahagi ng kanilang mga insight o kaya naman natutunan o kaya naman po baka walang natutunan sa amin. So, i-ano yun po, para at least po malaman po namin kung meron po talaga kayong natutunan at meron po tayong nakuha rin po, regain wisdom din po sa pinag-aaralan din po natin. So, dito po sa face-to-face, meron po silang mga kanya-kanya pong lessons po, hard copy ng lessons. Doon na hindi po sila nakatutok po, nakasubaybay, binabasa po nila somehow yun ano po. Then pwede po nilang ano po magtanong kung meron po silang ano katanungan. Sige po, sa online po natin, meron po bang gusto magbahagi? Nasend na po ni Sister Do yung link para ma-join po namin kayo sa live interaction po. Makita po yung katulad po ng ginawa ni Pastor Chia po nung last time po na isinama po sila Brother Oli. Happy birthday po pala kay Brother Oli. At Sister Chilin, ganun po. Ganun din po na parang nagkaroon po ng live conversation with Deacon Alma and Brother Mario. So, yun po. I-click nyo lang po yung link, then masasama na po namin kayo dito sa ano, magkakaroon po kayo na you're open, na kayo po ay makita rin po live discussion po. So praise God po, at nandito po, kakarating lang po ng isa sa mga pinakagawa po po nating young people, si Brother Nads, at nag-commit din po siya na siya po ay a-attend ng physical training. So welcome Brother Nads, no? Sige po, habang naghihintay, dito po sa physical training. Meron na po ba tayong gustong itanong? Ah, oo nga no, si Brad. Sabi po ni Deacon, sorry po, di po ako nakapag-load. Di tuloy nakakapakinig. Kaya wala po kaming ma-share na comment. Wala daw po. Pero parang... Ah, okay. Deacon, hindi pa po kami nagli-lesson. Ngayon po ay itong hapon pong ito, magbabahagi lang po bago po i-close natin itong level 1 po, yung building healthy relationship po. Irarap up po natin, tatanungin po namin kayo buong ano po natin, sa buong training po natin, more on interaction and talagang kayo po yung sasagot at kayo po yung magtatanong sa amin kung meron po ba kayo natutunan or wala po. So pwede po, makakahabol pa rin kayo Deacon, wala ba pa rin naman pong lesson na diniscuss. So kayo po yung pwedeng mag-discuss sa amin kung meron po tayong natutunan. Sige po, sa mga naka-online, yung mga lalo na po yung mga nakatutok po at naka talagang every Sunday nakakasubaybay po ng ating online training. Baka meron po kayong katanungan regarding po sa resolving conflict.
At dito naman po sa physical training, sino po nakahawak po ng ng lesson po, yung hard copy ng resolving conflict po? Kasi meron po dyan tatlong pinanggagalingan po ng kung bakit po nagkakaroon ng conflict sa loob ng tahanan. So, yung una po, hurts, yung pangalawa, fears, tapos yung frustration po. So, itong mga to, kalimitan po ito nakikita sa loob ng tahanan. And nangyayari po ito at nagiging malaking problema po ito pag hindi pinag-usapan. So, meron naman po ring way, three ways po para tayo ay paano po natin i-resolve yung conflict na to. Yung una, yung response po pala natin pagdating po sa conflict, yung una po dito meron pong mga implosion. Tapos meron po dito na sige, may suggest po si Pastor Christian, no? So dito po muna tayo magtanong po sa ating physical training. Since may mga magulang po tayo dito, meron po dito na may asawa na po, mga lahat may asawa na, no? Tatlo, si Deacon Alma, ay si Deacon Divine. Sir Minda, nakakasal lang po ngayon. Pandemic, praise God. At then dito po si Sister Lina. So, ganun din po. May conflict kasi may conflict sa mag-asawa, may conflict po sa magulang sa anak. So, ganun din kay Mina, kay Eliza, kay Nads. Meron din po ganun na conflict minsan sa loob na tahanan. Possible magulang or kaya namang kapatid. So, papapano po natin na handle or ano ba yun sa tingin nyo nagiging umpisa po ng conflict sa loob ng tahanan? Sige po, may mic po tayo dito. Pwede naman po kayo mag-share kahit hindi. Sabi ni Brother RA, pakibanggit naman po yung title ng training. Thanks po. Ito ba yung lesson 5 hanggang lesson 10? Sige po, para sabi po ni Brother RA, address po natin yung tanong niya. Sabi niya, in lesson 5 po, achieving true intimacy. Tapos lesson 6, managing finances, 7, resolving conflict, 8, family bonding, tapos 9, ministering as a family, and then yung last po na diniscuss po ni Pastor JP, keeping it all balanced. So dito po, balik po tayo sa ating physical. Pwede po tayo mag-share. O kaya, ano po ba yung cause sa tingin nyo po na nagiging cause po ng conflict ng isang sa loob ng tahanan po sa isang relationship po sa loob ng tahanan. Kahit hindi po natin na pakinggan or na ano po yung lesson, somehow meron naman po kayong mga idea po kung ano po yung nagiging conflict pagdating po sa loob ng tahanan. Pwede si Alay sa ata siguro. May mic po tayo dyan. Ayan, si Alay sa. Galit ka, Eliza. Sa pamilya po kasi talaga hindi maiwasan magkaroon ng conflict kasi magkakasama kayo sa isang bubong. And ang kadalasan pong nagiging conflict nun pag hindi kayo nagkakaunawaan, hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo nagbibigayan, lalo na sa mga magkakapatid, kapag nagdadamutan, kasi uso yun eh. Yung, pag yung halimbawa, yung mga bata pa kayo, nagdadamutan kayo, nag-aaway kayo. Ganon din sa magulang kapag hindi niya, pag hindi niya binibigyan ng chance yung anak niya na mag sabi ng side niya, hindi rin niya nalalaman yung side ng anak niya. Kapag hindi rin naman hinahayaan ng anak niya na sabihan siya ng magulang niya, hindi rin sila magkakaunawaan. Kaya yung pinaka, sa tingin ko yung pinaka cause talaga ng ano, ng pagkaka hindi pagkaunawaan sa loob ng tahanan, masyadong hindi nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Yun lang. Thank you, Eliza. No, kahit napanood mo ba yun?
lesson 7, Eliza. Hindi daw, hindi. Nag-share lang talaga. Mr. Minata, mag-ano, no? Sige. Sige. Praise God. Thank you. Mga active po dito yung physical po natin. Maybe sa ano po, sa decision, sa ano buhay ng sa anak. Sometimes kasi may mga decision yung anak na para sa buhay niya na hindi maintindihan ng mga parents. Kumbaga, may mga parents kasi na masyadong traditional ba? Kumbaga, eh, may mga ano, yung kunyari, yung sa magulang, kung ano lang sinabi niya, yun lang dapat gawin ng anak. Eh, sa ngayon kasi may, kumbaga, eh, may sarili ng pag-iisip din kasi yung bata. Alam naman din niya minsan yung tama at mali kasi minsan hindi nga maintindihan ng parents yun. Yun. Yun sa decision. Ah, decision. Thank you. So, parang sinasabi po ni Mina yung parang mismong respect po sa personal decision po. So, may mga reaction po kaya yung mga magulang natin dito. Pero ano naman po, no? May mga strict, may mga maluwag, tapos meron naman pong very cool na mga parents po na very supportive when it comes po sa mga decision ng mga anak nila. Pero may mga magulang naman din po talaga na sobrang minamando lahat. Parang eto gusto ko sa'yo, eto mangyayari sa'yo, ganyan. Na parang may kakilala po ako. thank you, Mina po, no. Ay, si... Sige po, Deacon. Magsasalita po daw po si Deacon. Praise God po, Deacon. Good afternoon po. Sa komplikasyon sa tahanan, hindi mawawala yan sa anak at sa magulang. Minsan kasi ang magulang kasi at overprotective sa anak. Hindi naman po ako naging overprotective kasi may magulang po talagang overprotective sa anak na kung ano lang yung gusto niya, yun lang yung susundin na kahit na may edad na yung anak, eh hindi niya binibigyan ng pagkakataon na magpasya. Okay, magulang ako, magulang kami. Bilang magulang, dapat po na yung kung ano yung gusto ng anak mo, ikaw bilang magulang, tagapayo, tagasabi lang na, oh, ito, okay ba yan sa'yo? Kung ano ba yung kailangan mong gawin, nasa sa'yo yan, malaki ka na. Pero kung alam mo naman na hindi para sa'yo, hindi tama, kagaya ko, may anak ako siyempre na nasiwalay sa asawa. Naku, ano pala tayo? Mapapanood ako nito. ang sa akin, siyempre sa ngayon, matagal na, may mga gusto manligaw. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, ipag-pray niya kung ano ba yung will ni Lord. Ipag-pray niya kung sino ba yung ibibigay sa kanya na talagang makasama niya habang buhay. Bilang magulang kasi, kailangan supportive ka. Pero, Mina, hindi ko naman inaano na nanay mo kasi, ang nanay, ay nanay, talagang ano yan sa anak. Pero, intindihin mo na lang kasi mga lumaki ng noon pa na hindi mapakawalan yung anak sa edad niya. Ay, ganun talaga, lalo lumaki sa probinsya, ganun. Dahil ako, lumaki naman ako sa Manila, at yung mga anak ko naman, hindi ko naman yung pinaghigpitan, sinasabihan ko lang sila, alam naman nila yung mali at tama, bata pa sila, alam na nila. Pero bilang isang magulang, talagang kailangan mag-support lang tayo sa anak, yung ano yung nais niya, pag malaki na. Kasi pag maliit, ikaw ang master ng anak mo eh. Yun ang susundin. Ikon, tanong ko po, ilang taon po sa tingin nyo po yun pwede na po sa inyo bilang magulang mag-decide po yun anak nyo? Kunyari, sa Eliza po mag-decide na na sa tingin nyo mag-decide po? Pagdating ng alam niya na yung tama at mali. Hindi. Nasabihan ko siya. Nang minsan kinausap ko siya. Sabi ko, Bunso, ano ba? Si Pastor ko siya na gusto mo makasama habang buhay. Naka-live po tayo. Heart talk kami. Kasi mahilig akong mag-heart to heart talk.
Opo. Umuo naman siya. Sabi ko, pinag-pray mo ba? Kung pinag-pray yan, at yan ang will ni Lord, kasi wala tayo, di natin alam eh, kung sino yung ibibigay ni Lord. Eh noon, hindi pa ako Christian, kaya hindi ko alam yung pag-pray na kung sino yung ibibigay sa akin. Kaya ito nangyari sa aking pag-aasawa. Kaya nga, sabi ko sa kanila, Christian na tayo. Alam kung noon Christian pa ako, kahit siguro ganun yung asawa ko, mapagdidiisan ko o maitutuwid ko kung ano yung mali. Kaya dapat po, sa isang relasyon, ang center ng relasyon is si Lord. Yun lamang po at praise be to God. Pwede pang magtanong, Dikon? Isa pa po. Pwede po umupo. Sige po. paano po kayo mag-respond, Dikon, pag kunyari may conflict na? Kayo po ba ay parang dragon? Dragon na. Or kalmado. Sige po, Dikon. Talagang parang dragon ako. Minsan, pero ang sa akin kasi, bilang magulang, i-response mo yung base sa sitwasyon. Ano ba sitwasyon? Halimbawa, merong isang conflict sa relasyon ng anak ko. Kailangan mo sabihin sa kanya kung may nakikita ka ng hindi maganda. Oh, eto, unso, ganun, eto, di ba? May asawa mo namang anak, sasabihan mo rin na, kung halimbawa, yung anak ko, masyado nang ninanag yung asawa niya, pinagsasabihan ko na hindi dapat ganyan. Kasi ako, nung magkasama kami ng papa mo, hindi naman talaga kami, hindi ako nagnanak. Hindi kami naririnig nag-aaway. Kaya, yun nga, bilang magulang, dapat supportive ka. At hindi rin naman mawawala yung nag-a-against ka. Hindi talaga mawawala yun. Pero, Tikon, sa inyo po, bilang Kristiyanong magulang na po, how you handle po? Mabilis po ba kayong magalit? Kalmado po ba kayo? O hindi naman nakasimula nung naging Kristiyano na lang po. Nagagalit ako, siyempre bilang tao eh. Hindi naman katulad noon na talagang araw-araw galit ako. Galit ako sa mundo. Ngayon, hindi na. Hindi na ako galit sa mundo kasi meron na akong Jesucristo. Amen. Praise God. Praise Hallelujah. God po. Thank you. Thank po. You po. Deacon, pwede niyo po bang ibigay yung mic niyo kay Sister Lina? Parang yan, parang mayroon pong gusto. Ayan, Sister Lina, regarding po dun sa tanong ko sa conflict po. Ano naman sa conflict, Pastor? Kasi, halimbawa, ang mga decision ngayon ng kabataan, akala nila lahat lagi sila ay tama. Pagka, halimbawa, nagpaalam, sabi ko, bay araw-arawin mo na naman ba ang alis, ang date, yung mga ganyan-ganyan. Ang, kaya naman kami nagagalit na magulang kasi concern lang naman kami sa kanila. Parang ganon. Sige, lang yun, po. Pangalawang tanong po ko ay Deacon Divine na paano po kayo mag-response? Sterlina, pagalit po ba? Kalmado po ba? Or parang hindi nyo nalang pinapansin? Sa una, Pastor, bali ko minsan kasi, pag high blood ang isang tao, parang galit agad. Hindi makapag-control. Pero kung halimbawa naman, wala kang karamdaman, siguro mauunawaan mo rin naman. Dahil ang iniisip ko lang, halimbawa ako, ang iniisip ko lang yung kapakanan nila. Darating din naman ang time, halimbawa, nag-aaral pa sila, huwag mo nang date-date. Pag nakatapos na, di mag-go na sila kahit saan nila gusto. Yun lang naman, di ba? Yun lang naman yung ating gusto sa kanila. Yun lang po. Salamat po, Sister Dina. Praise God po. At sa mga nakatutok po sa online, narinig nyo na po yung mga suggestion po or insight po ng mga ano po talaga. Ang galing po ito sa kanilang personal na experiences po. So, kanina nag-comment po ay nagbigay po ng parang nanguhugot po si ano, no? Si Mina kanina eh. Nilalabas niya ito po talaga. Pero, opo. So, may mga magagulang po talaga na sobrang ano po eh, mahigpit. Pero, syempre, ino-honor pa rin naman po natin yung mga sinasabi ng magulang. Sabi nga po sa Ephesians po eh,
honor your father and mother. Diba? Kung gusto po natin magkaroon ng prosperous life, honor po natin yun, mga magulang. In honor naman po namin, pero wag naman po masyadong mahigpit. Para ano po. And siguro po yung open communication lang. Kasi sabi ko nga po, na-share ko po nung sa conflict po, minsan hindi talaga nakakapag-open yung mga anak dahil sa sobrang takot. Sobrang takot na mapagalitan, sobrang takot na hindian, at yung ma-reject po. So, hayaan nyo po na mag-open up po yung mga anak nyo po para tayo po ay magkaroon po ng ano, mas ma-harmonious po na relationship po sa loob ng tahanan. So, parang katulad kay Mina, na gusto niyang sabihin, nawa, yung mga sino po yun, guardian po ni Mina. Wag niyo daw pong higpitan si Mina. So, konting ano lang po, paalala, okay na po kami doon. Malaking tulong po yan. Salamat po sa mga magulang na lagi nagpapaalala. Wag lang po kaming sasakalin. Sabi po ni Brother R.A., sabi, naalala ko po yung true intimacy. May documents pala ako. Sobrang important na alam natin yung love language ng partner or wife natin para may harmony ang married life natin. Praise God. May, parang wala pang asawa si Brother Ari, pero panalang nagsasalita na parang gusto ng lumugar. Parang gusto ng mag-asawa. So, sabi niya, sa managing finances, mahalaga as a Christian na alam natin mag-manage ng finances. Malaking bagay na biblical or scriptural or logical at practical na mga pamamaraan. So, praise God. Then, sabi niya, yung resolving conflicts, naalala ko si Pastor Bin, yung nag-discuss on I may need to revisit the video again, medyo nalimutan ko ng konti. Thank you, R.A., no? So, thank you sa pag-comment. Tapos sabi niya, alala ko lang yung kwento ni Pastor Bin sa family niya. So, ako nga po, mostly yung time na nag-ano po ako discuss, experience ko po talaga yun, shiner ko regarding po dun sa resolving conflicts. So, nandun pa rin naman po sa context na sinashare ko pa rin po yun nandito sa ating lesson. So, talagang experience-wise, ayun po engineer ko kung ano po yun naranasan ko nung bata, naranasan ko sa loob ng family. So, sige po. Sino pa po yung iba sa online po natin, sa virtual po natin na gusto mag-share? Makukuha na talaga ng double AA si ano, RA, dahil siya po talaga very active and very ano, siya po yung nagpa-participate po talaga. So, sino yan? Si Brother Mario yan? Link? Sige, click nat. Adnan. So, nandiyan na po ata si Brother Mario at Deacon Alma. So, yung sinend po naming link, pwede po nating i-click po yon para ma-add po namin kayo. At dito po, meron po tayo, kung nakatutok din po kami sa screen. Ayan. Para nakikita po rin kayo ng mga nandito po sa ating physical. So, magandang hapon po, Brother Mario at Deacon Alma. Magandang hapon naman, magandang Pastor. Hapon po, Deacon Alma, Brother Mario, baka would you like to share po kung ano po yun na pag natutunan po natin mula po nung tayo po ay nag-start po ng lesson 5 hanggang... Sige po, Deacon. Si Brother Mario daw po muna, naririnig ko si Deacon Alma na siya po ay bumubulong-bulong. Sa akin po yung paano magiging ano, yung karoon ng pagkakaunawa sa isang pamilya, yun po yung importante, yung ano, yung lagi tayo lagi natin kinakausap ang ating mga anak at kung ano mga pangailangan, kung ano may meron silang ano sasabihin, pakikinggan natin at para hindi ano, pakikinggan din po natin sila. Kung mali, pwede natin silang i-correct. Pero pag tama naman, sasakay naman. Ganun lang naman. Kailangan eh, maging ano ko,
maging friendly natin ang ating mga anak para sa loob ng bahay. Para yun, kahit asawa natin, ganun din. Kailangan kaibigan ang apurin natin bawat isa para hindi ba magkakaroon ng ano, mga... Hindi nagka-atubi din bawat isa raw. Ganun. Parang hindi nakakayaan. Ganun. Para maging honesty sa bawat isa. Yan, may problema siya. Sabi mo gano'n, kung problema mo, makikinig kami, gano'n. Gano'n lang po. Sige po. Brother Mario, i-unayos po namin audio dito para... Hello? Ayan. Okay na po. Hello. Ayan, Deacon. Praise God. Sabi po ni Brother Mario kanina, naka-headset po kasi naka-earphone po. Ngayon po meron speaker. Sabi ni Brother Mario, maging friendly daw po tayo sa mga gulang po, maging friendly po tayo sa mga anak para kung sakali na makapag-open po, hindi magkaroon ng parang sabihin na natin na nahihiya sila, ganyan po, na kaibigan daw po natin yung mga anak para kung sakali po, madali po sila makapag-sabi po ng mga nararamdaman po nila. Kasi mostly po sa mga kabataan ngayon, sabi ko nga po doon na ano, marami po akong mga nakakausap ng mga kabataan kasi mostly sa live group na hinandle ko, kabataan, sila po ay hindi talaga nakakapag-open sa mga magulang nila. Nakakapag-open sila sa mga barkada, sa mga kaibigan, sa mga kakilala po, or even sabihin po natin mga trusted people na alam po nila na sila po ay mapapakinggan. So, ano po natin yon? I-work out po natin sa mga parents po natin dito para maging okay po yun. Mismong relationship po, maging harmonious nga po, sabi ni Brother Mario po. Si Deacon Alma, sige po. Deacon? Hindi, i-open yun ano. Deacon, naka-mute po yun, ano nyo, mic nyo po. Paki-open po. Ayan. Hello. Ayan. Okay na po. Okay na po, Deacon. Sa case ko naman, Pastor, ay bilang isang magulang dahil nawalay, naging malayo si Mr. noon habang lumalaki yung dalawa kong anak noon na wala pa si Mars, ay naging masunuri naman sila dahil once na pinagsasabihan ko sila, nakikinig naman kahit sa isang salita lang, nananahimik na agad sila at sumusunod. Kaya lumaki sila na wala akong problema. Pero dito sa ano ko, sa bunso, talagang sabi ko, pahabain talaga ang pasensya at saka pangunawa dahil parang kakaiba na ngayon ang ano klaseng yung sinasabing millennial. Parang kakaiba na talaga ngayon yung ugali ng mga bata. Parang ikaw na lang talaga ang umunawa sa kanila ng at mahabang pasensya pa. Dahil sa case namin noon, yung mga ganung ano, sabihin ng nanay ko, pag unang kasalanan, pasensya. Pag pangalawa, kukonsensyahin ka. Pero pangatlo, ano na, sentensya na. Kaya kailangan talaga na sumunod dapat sa magulang. Pero kung ano, kung malaki na sila na may, halimbawa, mga nasa 18 na sila mahigit, maging parang advice ka na lang sa kanila dahil siyempre alam na nila yung tama't mali. Pero kung sa mga edad pa lang nakatulad kila Mars, kailangan talaga yung paggabay pa at pag habang mahabang
pasensya at saka pagmamahal pa rin ang pag-guide mo sa kanila. Amen po. Ayun lang. Bilang mag-asawa, Deacon, Brother Mario, how you handle conflict? Sa amin namang mag-asawa, kapag mayroon akong hindi na nagustuhan sa kanya, alam niya na yan kung bakit ako na nahimik. Kasi hindi ako mabunganga. Pag alam niyang tahimik ako, nagagalit ako noon. Kaya pag sabi ko sa kanya, pag tahimik ako, huwag mo akong sabayan. Kasi alam mo, galit ako noon. Kapag lalo mo pa akong anuin, lalo akong magagalit. Palipasin mo yung galit ko bago ka magpaliwanag o ano. Kaya ganun ang ginagawa naming dalawa para hindi pa humaba. At talagang si Mario naman, pagdating ng nagkakaroon kami, ano, hindi niya papayagan na magiging ano pa yan sa kinabukasan. Gusto niya malutas agad. Kaya yun, hindi humahaba yung away namin, yung tampo namin, ano agad. At saka magmula noong may Kristo na sa puso, madali na magpatawad at parang siyempre iniisip mo na kung si Lord nga nagpapatawad, bakit ikaw pa? Kaya saka masakit din sa dibdib na matutulog kayo na hindi kayo nag-uusap. Kaya kailangan talaga na ang pagmamahal ng bawat isa ay umano, makita din ng mga bata para makita din nila na nagmamahalan kayo. Sila man ay magaya nila hanggang sa magkaroon din sila ng ano, ng pamilya. Yun lang. Thank you po. Brother Mario, real talk po ito. Sino po unang humihingi sa inyo ng forgiveness? At sino po yung madaling magpatawad sa inyo po ng Deacon Alma bilang couple po? Ako po, ako po talaga ang unang ano, nagpapayong kasalanan ko na hindi. Ako hindi ng katawar mo. Ako nagpagkala. Wala po. Yung po ako nagbibigay na lang ako ng kasalanan ko na hindi. Hindi yung mga katawad. Yun lang. Sino po madaling magpatawad, Brother Mario? Kayo po ba o si Deacon Alma? Ako po. Siya po. Siya po kasi ano, ako talaga ano, parang bahala ka dyan. Kung ayaw mo akong imikin, hindi rin kita iimikin. So, wala po ako. Kaya po ano, kasi ayaw po nung ayaw po matutulog kami, hindi kami nag-uusap kasi pa, kaya parang ayaw ko yung ano, hindi ako kinakausap, hindi ako pinapansin. Para nagdurugo ang puso ko. Kaya ano, ako na naglalambing. Ako na kahit kasalanan ko, kasalanan niya, ganun ako. Na, ano ko siya, inaamo-amo ko, sana kapalari niya ako. Ganun, kamali man ako, kumapak. Yun nga po. Ako lang nag-a-adjust. Hindi ko pinapaabot ng buka, sabi ng sisawet ko, ang hindi namin pinapaabot ng kinabukasan yung ano namin, kampuhan. So, kung inabrohon din, sinusod po na namin yun. Saka din naman kumatulog pa, hindi ako tinatawad din sa araw. Yung araw na to. Yun nga po. Last question na lang po sa inyo, Brother Mario at Deacon Alma. Patungkol naman po sa anak nyo. Kunyari na may nagkasal. Sa anak po namin, Kay Mars lang talaga, mahirap. Kay Mars mahirap. Na po kasi, nandito na po ko. Kay Mars. Medyo ano na po ko dahil madali din po mag-iit ang ulo ko at saka mano. Kasi ano ko, kaya pinababayo ko na kay, ano, kay Sister White ko. Para hindi ko mapalo lagi o si Mars. Sige po, salamat po. Brother Mario at Deacon Alma,
Po. Thank you din po. Salamat po sa pagbabahagi po nyo sa ano po natutunan po. At baka meron pa po kayong gustong ibahagi po sa mga nagdaan po mga ibang lessons po. Hindi lang po dito sa resolving conflict po. Sa mga ibang mga lessons po. Meron po ba tayong mga gustong clarify or gustong share po? Tutunan po natin sa mga ibang lessons. Naiwan ko yung ano. Yung kopya ko, naiwan ko, nakalimutan ko. Yun mga naalala nyo lang, hindi ko na alma, Brother Mario. Naalala ko yung about sa mag-asawa na kailangan pala eh, kung halimbawa, kung doon siya, ano yun? Yung kung doon siya naging, halimbawa, inano mo siya, pinuri mo siya, at naging parang, naging happy siya doon, kailangan na lagi mo siyang babanggitin para lalo pang madagdagan yung ano niya. Ano din? Yung lesson ni Pastor? Pastor Jeff? Language po, Deacon, word of principle. Hindi ko kasi nadala yung ano ko eh, yung tinake note ko eh, nasa bahay. Yun ang naalala ko na kailangan lagi mo siyang limbawa, mag lagi mo siyang bigyan ng I love you. Ay ano ka, mas okay ka ngayon kaysa noon. Bang pupurihin mo siya para yung gaganahan siya kung saan siya masaya, doon mo laging babanggitin yung words na yun. Kahit bula lang daw. Ayan lang po, Pastor. Sa ibang mga ano, Deacon, meron po ba kayo naalala pa na mga natutunan po natin para at least before po natin i-close tong level 1 po natin, yung building healthy relationship, bago tayo mag-forward po sa pangalawang level, sa level 2 po, baka meron pa po kayong gustong i-share or ibahagi po na hindi ko po kasi nadala yung tinake note ko doon kasi kaya ako nagtitake note, Pastor, kasi minsan nakakalimot ako. Kaya tinitake note ko eh, hindi ko nadala yung ano ko. So, meron po kayong maalala dito regarding po sa managing finances? Ah, about sa, oo nga. Kapag sa finances naman, ay talagang kailangan, naalala ko noon na kailangan marunong ka mag-budget sa mga ano, yung bang hindi ka, kung hindi naman talaga kailangan, wag mo nang ipagsapalaran yung ano mo, yung budget mo, dahil kung halimbawa nakita mo at ay bibilhin to tapos hindi naman pala talaga kailangan, eh doon na medyo kakapusin ka na at maging dahilan pa yun ng hindi ano sa loob ng bahay. Kasi kukulangin ka na o ano. Ano yung tanda niyo pa? Sa akin po yung tungkol sa pagmamarking ng finances, gaya ko po, nagtatrabaho po ako. Kung magkano po, sigari, sumasahod ako ng 5,000, huwag po tayong lalakpas doon sa 5,000 expenses natin para hindi po tayo mag-short para ano. At lagi unahin po natin yung type para ano, ano na yung mahal natin. Yun po. Kasi kung minsan meron isang bilhin, tumalakpas po doon sa budget natin sa sinasahod. Kaya nangyayari, nagkakautang-utang tayo. Minsan, ano, hanggang sa mabango tayo sa utang, ganun. Kaya importante, kung anong meron, kaya kung ano daw binigay ng Panginoon,
yun lang ano natin. Huwag tayong sobra doon. Yun lang po. Yun lang po na ano ko na natutunan ko lang tungkol sa budget. Thank you, Brother Mario. I-out ko lang po muna kayo para ma-entertain po natin yung iba po, ha? Maraming maraming salamat po. Bago po tayo mag-discuss doon sa last part ng Keeping It All Balanced bilang huling bahagi po ng lesson na ito, re-request natin yung mga pastors natin na i-refresh po tayo doon sa mga previous lessons natin, yung mga highlights para masariwa po sa atin. Yung lesson 5 po natin is Achieving True Intimacy at napasadahan ito ni Deacon Alma kanina na mahalaga yung alam natin yung love language ng ating spouse. And na kailangan of course si Lord ang center ng family. Sa managing finances naman, may na-share na si Brother R.A. which is very good. Maraming salamat Brother R.A. sa iyong pag-share. At yung lesson 7 natin is Resolving Conflicts. Mamaya ay we will ask Pastor Alvin, yeah, na mag-share ng let's say summary or yung pinaka-brief lesson noong lesson 7. And then sa family bonding ay si Pastor Christian para ma-refresh lang po tayo. Kasi yung iba sa inyo nandito, hindi po kayo naka-attend po, no? Oo, kasi dahil hindi kayo naka-attend ng ating online, hindi kayo nakas-bye-bye. Binaril na kayo doon. Kakaiba pala. Pero, baka bubusugin ko muna. Kainan. So para sa inyo po na ma-refresh kayo. And then, si Pastor Daryl naman sa Ministering as One Family. Bago ko po i-close. It all balance. Deacon, i-mute ko lang po kayo po, ha? Yan. Sige. So let's ask Pastor Alvin yang mag-share siya kahit brief lang noong ating resolving conflict na lesson. No? Tapos after that, mag-take note po kayo para pwede kayo mag-participate, makapagtanong, follow up, lalo na sa mga wala, para hindi rin kayo maiwanan pagdating ng building healthy leaders. Kasi next Sunday, sabi nga ni Pastor Alvin, mag-start na tayo ng building healthy leaders. So Pastor Vin, take the floor. Yung lesson 7 po, resolving conflict, ang pinaka main topic natin ito, pinaka gusto po natin mangyari ay magkaroon po ng harmonious peace sa loob ng tahanan bilang isang Christian family. At meron po tayong mga, sabi ko nga po na share ko kanina, na meron po tayong mga bagay kung bakit nagkakaroon ng conflicts. Nandun po yung fear, nandun yung hurts, nandun yung frustration. So may mga takot yung mga anak, sabihin yung gusto sabihin. Tapos, mayroong pagkakataon na pro-prostrate pagdating sa mga decision-making, yung mga magulang na ibibigay or sabihin natin na imbes na yung galit ng magulang, na-prostrate siya, na sa mga anak. Then, yung hurt po dito, malaking bagay po ito kasi pag nasaktan po natin, may mga emotional, lalo na sa mga bata po. Pag mayroon po tayong sinabing word, or sinabi po natin kasi na natatandaan po ito ng mga bata, tumatatak po ito sa mga anak po natin. Sa mga magulang din, ganun din po sa mga anak, pagdating po kung ano yung response natin, tumatatak din po ito. At nagkakaroon ng emotional na hurt, mayroong physical hurt na na-abuse. Meron dito na lumaki na bugbog sarado ng mga magulang, nakakaramdam ng pagpapalo, ganyan. Pero sabi naman po sa Bible na hindi naman masama ang pumalo. Pero ang masama, yung mamatay po yung mga anak nyo sa sobrang physical na pang-aabuso na. So may mga ganun po yung hurts, yung fear, at yung frustration. At mayroon po tayong mga response pagdating ng conflict. Ito po yung merong implosion, na sinabi nga po talaga na implosion, pag nandun yung tense or nandun yung conflict, hindi pa po agad nagre-react. Ibig sabihin, kalmado, ganyan. May mga tao po na pagdating sa mga problema, talagang kalmado po. At meron naman po ditong explosion, sinasabi. Explosion, yun talagang pag hindi na makontrol agad, hindi pa nalaman kung ano yung side ng kabila, dahil nalaman na meron ng problema, sumasabog na po agad. At meron po yung confrontation na sinasabi, na kinoconfront po agad or binibigyan po agad ng
nirusolusyonan po agad po. And then, sa ano po natin, resolving conflicts, meron pong tatlong bagay na. I think that's enough muna siguro, Pastor Bin. Babalikan na lang kita if we still have time, ha? Let's give the floor to Pastor Darrell para ma-refresh tayo doon. Ah, kay Pastor Christian, family bonding, very briefly lang, Pastor Christian. Ayon lang sa inyong maalala. Okay. Magandang hapon po sa bawat isa, lalo na po dito sa mga nandito sa who attended face-to-face. Lesson 8 po about family bonding. The main objective po dito ay kung paano mag-foster or makakreate ng strong, healthy relationship as a family bonding. So, paano daw po yun? Why bonding is important? At ano yung mga factors in order na makapag-poster, makapag-create tayo ng strong and healthy family bonding? As I make a point, meron po doon, i-highlight ko lang po, is those factors, especially number one, is when you serve one another. So, para yung family bonding nyo maging strong, you serve one another. Maalis dapat yung hierarchy within a family, panganay man o bunso. No, aalisin dapat po iyon. That doesn't mean na dahil panganay ka, ikaw lang yung pinagsisilbihan. So you serve one another. And the second thing is you play together. Yung playing together, it means hindi yung literal sa pambata na playing together. It creates recreational. Ibig sabihin, meron kayong laro o papasyal kayo, tapos bubuo kayo ng bonding, mga moments for you na ang bawat isa sa inyo ay mapag-create, maging open ang bawat isa para yung family ay maging strong. And then, the third thing is you work together. Sa working together, you set a schedule or mga tasks within the family, inside or outside the family, para kayo ay makapag-work together. In that way, ay makapag-poster kayo ng family bonding po. Then, lastly po is when you face difficulties together. When you face difficulties together, mga problem kailangan mapag-usapan within the family. Hindi mo dapat i-isolate yung thank you, Pastor Christian. Maraming salamat po. Pastor Darrell, kindly refresh us briefly doon sa ministering as one family bago natin pagpatuloy yung keeping it all balanced. Sige po, let me just give some highlights po sa lesson 9, ministering as family. Linawin ko lang po ulit pag narinig po natin yung lesson 9 no, na ministering as family. Yung pinag-usapan po natin, hindi lang po siya nakapaloob sa Christian family. Kasi pong excuse po natin madalas, makapag-ministry lang kapag Christian na lahat. Tama po yun, pero kahit hindi pa po Christian yung family, pwede po tayo mag-desire dahil ayon nga po dun sa topic po natin, sabi po dun, God has a plan of ministry for your family. At isa po sa specific point po dun na na-discuss ko po is, kung gusto po natin mag-umpisa yung ministry sa ating family, pwede po nating gamitin yung ating tahanan, which is mag-invite po tayo, mag-open po tayo, ipagamit po natin yung ating tahanan para makapag-start po ng Bible studies. Dahil yun po yung way para soon mag-join yung family members natin at maging Christian din po. At kapag nag-start na po yun, pinag-usapan din po natin doon yung balance, no, yung pagkakasundo ng passive husband and domineering wife. Dapat nababalance po yun as minister serving together the Lord. And also, yung ultimate goal po natin as family, tandaan po natin na one of our goal as a family is makapag-ministry. Dapat po bilang mga mag-asawa at plan na pumasok sa buhay mag-asawa, i-raise po natin yung desire na makapag-produce po tayo ng family members, mga anak, ay motivate po natin na mag-serve din po sa Lord. Yun lang po. Thank you, Pastor Karel. At ito po'y continuation sa ating previous lesson. Yung last lesson natin is keeping it all balanced. And I-share ko na last time, quick review lang, no, that God is your number one priority. At yung pag-prioritize sa Panginoon begins with the heart. No? Sa puso yan nag-uumpisa. At nakapaloob din dyan yung practice natin na nagpipray tayo. Yung prayer and then yung ating Bible study, Bible reading, and obedience. So, dapat malinaw po to para maging balanse yung ating Christian life. Kasi pag hindi balanse yan, mahirap na, no?
disorderly. At marami pong Christians na nagpo-fall in one extreme or other extreme. Maaring yung isa, napunta lahat ng oras sa ministry, wala ng oras sa family. Yung isa naman, lahat ng oras na sa family, wala ng time for the Lord sa pag-serve. So, hindi balanse. So, ang tamang order po, hindi po ito in any order po, ha? Ito ay in order. Ibig sabihin, si number one, hindi pwedeng gawing number two, hindi pwedeng gawing number three. Si number one, dapat number one. Si number two, dapat number two. At ang number one priority daw po ay si Lord. God is our first priority. Pangalawang priority natin is family. No? Your family is your second priority. Tandaan niyo po yon, hindi family ang number one. Si Lord muna ang number one. Kasi ang first greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Then, the second greatest commandment is to love your neighbor. Kasama ng family. So, family is your second priority. Ngayon, sa pamilya rin po, meron din po yung chronological order. May pagkakasunod-sunod din po siya. Ang unang priority sa loob ng pamilya, ang number one priority sa loob ng family, is si husband at saka si wife. Huwag nating baliktarin kasi nangyari sa iba, children ang naging number one priority. No? Mali po yon. Bakit? Kasi una, kayo naman yung nagsumpaan na until death do you part. Tapos kayo rin yung instrument ni Lord para mag-raise up sa inyong children. So kailangan strong kayo. So dapat ang mag-asawa muna ang prioridad. Pag healthy ang relationship ni husband at ni wife, magiging healthy ang kanilang pagpapalaki sa anak. Pero pag pinarietize mo yung anak mo at hindi si mister, pinabayaan mo si wife or si mister, kaya nagiging unhealthy din yung pag-raise up ng child. So number one priority sa loob ng family, mag-asawa muna. Meron nga po ditong illustration, pagka nalunod ang barko, magpapamilya kayo, sinong unang iligtas ni mister? Siya lang marunong lumangoy. Yung anak or si wife? Si wife. No, hindi si anak. Yung iba, si anak. Bahala na si wife kasi maghanap ng ibang wife. So mali yun. Yung spouse bago ang child. Malinaw po ba ito? After ng anak, pangatlo, yung parents. Parents. Hindi rin po yun baliktad. Ginagawa ng iba. Si parents ang priority. Second, si husband or si wife. Mali din. So dapat pag may asawa ka na, ang number one priority mo, yung spouse mo. Pangatlo na lang si nanay tsaka si tatay. Kuha, marami nasisirang pamilya kasi number one priority pa rin ang parents, pamilyado na siya. So kung si Pastor Christian at Eliza, mag-asawa na, huwag naman sumamalob ni Deacon Divine, hindi na siya ang number one priority ni Eliza. Si Pastor Christian na. At ang number two priority mo, Eliza, sino? Pag nagkaanak kayo? Mga anak. Number three, si mama mo tsaka si daddy mo. So, ganun ang order po ha. Number four, yung mga ibang relatives na. So, bawal balibalik na rin. Mga nanay, hindi naman sasama sigurong loob niyo po doon, no? Na yun yung tamang order po ha. Ayan, salamat po, Deacon. And then, last po, yung pangatlong sa topic natin, your third priority is your ministry. Ministry. So, kung pansinin niyo, hindi siya number one. Ang number one, si Lord. At ang number two, family. And then, saka pa lang ang ministry. Kasi ganito po yon. According sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 onwards, na sabi doon, if anyone desires a noble task to become an overseer or a deacon, ibig sabihin maging servant ni Lord, kung gusto mong mag-serve kay Lord, ang first requirement, you must handle well or manage well your own family. Kasi daw, if you cannot manage well your own family, how can you manage the work of the Lord or the church? Ang nangyari sa iba, na-prioritize ang ministry, ang family, sira. Imbalance. Healthy, okay nga yung, okay ka nga sa church. Masigla ka dito, pag-uwi mo sa bahay, tinapon na pala yung mga damit mo or hiwalay na po, no? So mali siya. Dapat pamilya muna ang unahin. Ngayon, pag healthy ng family, di healthy ang inyong pagsiserve kay Lord. So number three na minister na priority natin is ministry. Ang kagandahan ng, let's have an example sa family ni Deacon Divine. I believe na priority nila number one si Lord. And since magkakasabay sila lahat pamilya na naglilingkod sa Panginoon, that shows na healthy ang kanilang family. No, number two, priority nila ang family. Kasi kung hindi healthy ang family nila, hindi rin sila sabay-sabay nag-serve kay Lord. Ngayon, in comparison, and not really to compare,
para lang siguro mag-correct, mag-rebuke na lang din. But may mga Christians na si wife or si mister lang active, yung mga anak hindi maisama-sama, no? Leader na si tatay, si nanay. Pwede kaya naman yung iba, yung anak, leader sa church, yung parents, hindi kasama. So mayroong problema. Sabihin, walang, hindi orderly, no? Hindi nagkakaisa. Bakit? Kasi nauna ministry bago family. So dapat family muna, unahin. Para kayo ay magkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Mas magandang tingnan kasi na magkatabi si Mr. at wife at mga anak, pare-parehas nang si-serve kay Lord. Kaysa si Mr. lang. Pag-uwi niya sa bahay, inaway pa siya ng misis, hindi siya maintindihan. Kahit ang katuloy niya, mahal ko si Lord, unahin ko siya eh. Tama naman yon. Kaya lang bilang individual, una si Lord. Pagdating sa ministry, family ang pangalawa. Pangatlo na lang ang ministry. So please do not put this in any order or else magkakaproblema tayo. Ngayon po, kulang kasi yung time kasi we need to hear from you. Yung illustration, maganda yung illustration sa note natin o sa materials natin. Parang ganito daw po yan. Imagine ninyo ng water jug. Yung lagay na lang ng juice or drinks. Meron dito sa gilid po, no? May yung palamig dyan na bilihan. Nakakabili na kayo dyan, di ba? Water jug. Palagay natin ito, water jug. Ngayon, meron, pupunuin mo yung water jug ng mga bato. According sa lesson, maganda yung illustration. May mga maliliit na bato at mayroong isang batong malaki. Anong unang ilalagay mo para magpakasya mo lakat? Kasya yung lakat. Kung maliit ang iyong unahin ilagay, maaring yung bato na malaki, hindi na siya mapagkasya. Kasi water jug yung ating lagayan eh. O no? Kasi inuna mo yung maliliit. Yung malaki, pag huli mo siyang ilagay doon, may puwang pa yun sa gilid-gilid. Kasi malaki ang nahuli. Pero kung imagine nyo, unahin yung ilagay yung malaki sa water jug, then yung mga maliliit, isuk-suk-suk-suk mo yun sa gilid, isik-sik-sik mo yung maliliit, magkakasya lahat. Walang masayang na space. Kung nauna ang malaki, huli na ilagay yung maliliit. Pero pag inuna mo yung maliliit, hinuli mo yung malaki, hindi magkakasya yon. Ganun nangyayari. Ganun din na sa atin po, pag inuna natin yung maliliit na priorities, nangyari, inuna mo yung ministry, hinuli mo ang family, kasi yun ang mahalaga, family kaysa ministry. O di kaya inuna mo ang family, wala ka namang relasyon sa Panginoon, sa Diyos, kasi ang number one dapat si God. So problema ang nangyayari. Pero ang gawin mo, kung unahin mo yung major priority, main thing mo, yung malaki, si God, ang unang papasukin mo sa buhay mo, and then, isingit-singit mo na lang yung pangalawa, family. Sunod, isingit mo na yung ministry. Magkakasya na siya. Ang mahalaga ay nauna ang Panginoon kasi siya ang number one. Pero ulitin ko po, pag inuna mo ang family din, tsaka, tapos hinuli mo ang Panginoon, problema din yon. No? Magkakaroon ng imbalance. Kasi hinuli mo si Lord. Nauna mo ang... At may mga ganun pong nangyayari na churchgoers, nahuhuli si Lord, nauna ang pamilya. Sa anong paraan? Imbis na ang pamilya, sabay-sabay magsimba, araw ng Linggo, nauna ang family reunion. Imbalance na yon, no? Kasi ibig sabihin, mas priority niya ang reunion kaysa sa Panginoon. Ibang usapan kasi yung relasyon sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, at yung ministry. Define muna po natin yung ministry. At anong kaibahan ng ministry sa pagmamahal natin kay Lord? Yung pagmamahal natin kay Lord, individual po yon. Yun yung ating pagpapahayag ng damdamin natin sa Kanya, no? Yung we love the Lord. So yun yung number one priority, yung mahal natin si Lord. Pero yung ministry po, ang pinag-usapan dito kung ano yung ginagawa mo or ano yung gagawin mo para sa Panginoon. Hindi lang yung pagsasabi. Kasi madali lang naman, I love you Lord, nang iba ang ginagawa mo. Diba? Marami ganun, nagsasabing I love you Lord, pero wala siyang ginagawa para sa Panginoon. Nagsasabi lang siya. Pero yung sa inyo po, iba ang case. Nagsasabi na kayong I love you Lord, meron pa kayong ginagawa para sa Panginoon. Nyari, kahapon, nasabi ni Pastor Christian, sila Deacon Divine, Deacon Alma, naglinis sa church. Ibig sabihin nun, may ginawa sila kay Lord. Yun, ministry ang tawag po sa ganon. So, meron kang ginawa.
So meron silang ministry. Hindi lang sila hanggang sa pagsasalita na I love you Lord. Meron pang kasamang paglilingkod. So although yung paglilingkod ay pangatlong priority na siya. Okay? So yun po nga po ang kahalagahan na kailangan balansi po yan. O ha? Number one, ang Panginoon. Number two, ang family. At sa family, may order din. Una si spouse, children, parents. And number three ay ang ministry. Mm-hmm. Oo. So hindi yan pwede balik-balik na rin. Kasi hindi ka maging effective sa ministry kung hindi maganda relasyon mo kay Lord. Kung sira ang iyong family. So dapat in order po ito. At dyan nagtatapos yung lesson natin and meron lang tayong i-discuss na mga tanong po dito. Lang po kung may mga nag-respond sa online. And then pwede na po kayong mag share or magtanong sa mga pastors natin dito about your qualifications. Share lang natin ito. Sabi ni Sister Sheila, keeping it all in balance. Dito po ako maraming natutunan. Putting God first in your priority. Next is family. And sa loob ng family, may priorities pa din po. First po pala dapat is husband and wife. Very good, Sheila. Natutunan niya yan. And then si, hindi po pala kids ang first. Talking from experience na din po. Ayun, so galing sa kanyang experience. O, kasi pag inuna mo yung kids, at naasikaso mo ngayon, sira ka sa spouse mo, mag-isa ka na lang mag-asikaso. Di ba? Mas maganda yung magkatuwang kayo hanggang kamatayan na nag-asikaso sa kids. Thank you dito, Sheila. At ngayon po ay may mga i-discuss tayo. You can comment your answers or inputs sa online. Yung mga nandito naman, live po natin pakisagutan po. Tapos, kung may narinig na kayo mga clarifications, or i-share sa mga nabanggit ng mga pastors natin, andito lang naman po kami at sila, no? Para i-address yung mga concerns natin. So start na po tayo. Meron pa tayong 25 minutes for our discussion. First question, what are some of the things that people put first in their lives? Ano ba yung sa palagay nyo na ang mga tao na uuna sa buhay nila? And sa'yo naman, personally, how can you tell if God is truly first in your life? Paano mo masasabing talagang si Lord number one sa iyong buhay? Sa mga nandito, meron tayong microphone. Pag nagsasagot sila, Lu, pakiikot na lang yan yung nakukuha sila. Then sa online naman, pakicomment na lang din po. Kung magsishare kayo, praise God. Kung may itatanong kayo, nandito yung mga pastors natin para mag-address ng concern. So, wag po nating sayangin yung bawat minuto. The floor is yours. Anybody? May sa online po may delay lang kasi itong ilang seconds so mauna siguro yung mga nandito no habang sila magta-type matagal pa yon. What are ano yung mga bagay-bagay na napapriyoridad ng tao sa buhay nila? Gamit po tayo ng mic para marinig naman po sa online and Lu yan i-focus natin yung mga Dikon okay lang po ang mga mag-share dito po sa my pulpit para yan. Yung mga bagay-bagay na nauuna ng tao, yung mga bagay na mas nakikita nila. Kasi as the Lord, hindi nakikita yun eh. Parang yung una, cellphone. Nasa cellphone. Yung iba, mas priority nila na sa pamilya na mag-asikaso, ganun. Yun po yung mga priority ng tao na mas active sa priority mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po yung yun lang po. Thank you, Deacon, sa observation ninyo. Bago po kayo umupo, itong pangalawang tanong po, how can you tell, paano nyo po masabi na ang Panginoon talaga number one sa inyong buhay? Siyempre kailangan pag number one sa buhay mo si Lord, kahit anong pandemic yan, kasi si Lord na may mag-iingat sa'yo. By faith, kung talagang gusto mong dumalo para purihin ang Panginoon, una yung sa pagkagising mo sa umaga, papasalamat. Tapos huwag ka makakalimot na
basahin yung salita niya kasi yun yung kanyang utos sa Joshua 1:8. Yun po yun at manalangin. Mm-hmm. Yung maglingkod ka sa Panginoon, yung magawa mo kung ano yung ikalulugod ng Panginoon para sa kanya, hindi para sa tao. Praise God. Lamang po. Thank you. Dikon, bago ko kayo paupuin, last na lang. Meron ba kayong clarification sa mga topics ng mga pastors natin or gusto nyong itanongin ba? Anything you would like to address sa atin po mga pastor kasi para ma-clarify? Kasi po sa financial, wala naman akong napag-aralan dun eh. Mm-hmm. Sa ano lang yung, sa ano ba itong lesson 5? Lesson 5 po, achieving intimacy. Lesson 6 yung managing finances po. Achieving through intimacy. Through intimacy. Siyempre po, Yes, opo. Hindi kayo naririnig nila, Deacon, ba? Gimita ng mic po. Iba po kasi yung sex sa intimacy. Ang sex is parang gusto lang ng tao. Yan ang kadalasan dyan na babagsak ang tao sa kanilang lust. Pero ang intimacy po kasi, ginagawa yan, nasa isang nagmamahalan yan. Na kahit na gaano pa kikatagal, mm-hmm. hindi mo sisirain yung inyong relasyon dahil gusto mo lang magka-sex. Kasi iba po kasi yung intimacy sa sex. At yung relasyon nyo, bilang mag-boyfriend, magmamahalan, hindi mo dapat, kasi ang pagmamahal nasa puso yan eh. Mm-hmm. Ang pag-ibig nasa puso, wala yan sa katawan. Kaya nga tayo nagkaroon ng puso para magmahal, hindi para mag-last. Kaya yung tanong ko lang po sa mga pastor, bilang mga pastor, syempre alam ko may mga boyfriend sila. Girlfriend. Ay, hindi pala girlfriend, sorry oh. po. At yung girlfriend niya ay anak ninyo. At yung girlfriend ay anak ko. Siyempre, bilang lalaki, katotohanan naman to, bilang lalaki, nakakadama ba kayo ng last sa inyong girlfriend? Bago sagutin yan, kung mayroong gustong sumagot, ate, thank you, Deacon, for that. Habang naghahanda ng sagot yung ating mga pastors, sabi ni Brother R.A. Domingsil, lagi pong inuuna ng tao yung sarili nila. Thank you for this, Brother R.A. Very true yan. Ang natutunan ko po sa pagbabasa ng Biblia na nakakagawa talaga tayo ng kasalanan pag inuuna natin ang sarili natin. Correct? Amen to that. Yun yung kabaligtaran ng turo ng Panginoong Jesus. That's right. Thank you so much dito, Brother R.A. Dahil dyan ay papuri sa Panginoon. Yan. Doon naman sa tanong ni Deacon Divine na very personal and intimate question. So, sa atin daw mga pastors, nakakagawa ba ng last sa kanilang girlfriend? Ang may girlfriend lang naman ngayon ay si Pastor Christian, no? So, unahin na natin yung may girlfriend. Ang ligtas dito yung hindi pa nagka-girlfriend. Yung birthday boy natin, wala pang girlfriend, so no need siyang mag-answer. Kasi hindi niya na ma-experience kung nagka-last ba siya sa girlfriend dahil wala pa naman siyang girlfriend. Pero si Pastor Darrell, Pastor Christian at ako'y nakaranas ng magka-girlfriend. So we are the right people to address this. Siguro yung tanong niya po, yes or no lang naman siguro. Gusto niyo pang paliwanag? Paliwanag pa. Sige, Pastor. Okay. Off the record po ba ito or on the record? On the record. Okay, Pastor Christian. All right. Sige. Okay, sige, Pastor Christian. Take the floor. In behalf kay Lord, kasi nakikita niya talaga. So, to be honest, not just being a pastor, being as a man as well. So, or wag na natin sabihin bilang tao or human. As man, bilang lalaki, yes po. I'll be honest, I don't want to be parang mag-coat sugar. Sugar coat? Coat sugar. Oh.
In such a way po, syempre, as a teenager pa ba ako, or young professional, or young adult, syempre, we restrain, kinoconstrain, nirestrain namin yun, yung mga ganun. Pero we cannot talaga, hindi namin pwedeng hindi i-admit na wala kaming sexual urges bilang lalaki. So, nire-restrain namin. So, I'd rather to go say yes. Siguro naririnig nila. Ayun ba, tapos na po ako. Thank you so much for sharing that sensitive and very personal experience or answer, Pastor Christian. Sige, quickly, Pastor Darrell. Pero hindi naman ito persahan siguro, di ko na, no? Sige po. Pastor Darrell, no? Malaya naman pa lang tumanggi or pwedeng sabihin so that I will not be incited to sedition or incrimination. Sige po. Okay, sige po. Before you give any violent reaction, gusto ko lang po munang explain to, no? The Lord Jesus is hindi po siya na-tempted. Hindi po siya tempted kasi siya po ay Diyos, no? Si Joseph, he escaped. Si Job, he made a covenant with his eyes. And si David, he took advantage bago siya i-bless ni Lord, bago siya paluin. So, how much more na ako po bilang tao lang? So, I admit, kaya nga po, nandito ako sa church, mas sinisikap ko mas mag-grow po sa faith at hindi mapabayaan yung spirituality because even great pastors of big churches po nagkakamali sa ganito. So, inaamin ko po yan, naglalast, no, natetempt sa ganung bagay, especially kapag nagra-rise na yung curiosity before you reach 20s or in the half of your 20s. But with God's help po, I believe and dapat lahat po tayo maniwala dito na ma-overcome po natin to by God's grace. Yan. Thank you sa pagiging honest, Pastor Darrell. Kayo naman ay sa akin. Ang last girlfriend ko, kasi ang tanong ay nagkapag-last bad po nung sa girlfriend, no? Pero I can siguro overextend yung answer dyan, Deacon. Even yung mga unsaid question ay pwede ko rin sigurong i-address po, no? For the glory of God. Yung last girlfriend ko is 2010. And hindi pa ito na-establish dito. Sisimula pala ako dito. At binrake niya ako. Thank God, hiniwalay niya ako. Kasi not just in mind, but also in act, I've been lustful sa kanya. Pero I will not drop her name, syempre, in respect to her. But now, by the grace of God, una, wala akong girlfriend, so ligtas ako doon sa ganong tanong. So ngayon po, about lusting, na isishare ko rin naman sa mga pastors. And even kila Lou ata noon with other girls na I'm so happy and excited. Kasi nasa stage po ako ng, para makaiwas po sa lust, I retain my semen. And this is very adult topic po, ano? Pero since mga mature naman na kayo. Kasi yung masturbation ay bukod sa kasalanan, kasi you cannot masturbate without lusting. And sabi ng Panginoon na when you look at a woman in your eyes with a lust, you have committed adultery already in your heart. So, and also I've realized na ang semen ay para lang sa procreation, panganganak. So, I am in the journey of retaining my semen. So, I don't masturbate. At kung mag re-release man ako ng semen, it should be for procreation. Ibig sabihin, sex with my wife. Actually, ay akin po iyang nire-record yung aking journey na ito. Dapat next year ko pa ito i-share. Pero na premature, no? Naka-record ito, may video, tsaka may daily record kung pang ilang months ko na I retain my semen. Before, na-share ko rin sa mga pastor, when we went to Bohol, si topic ito ng mga kabataan at na-discuss namin na mahirap nga naman bilang kabataan po, no? Nang hindi mag-last at yung paggawa ng masturbation. And I thought before na imposible. Pero if you are committed to the Lord and you rely on God's presence and power and meron kang purpose, ay magagawa. Posible po, no? Kasi meron kang purpose, meron kang goal at nag-rely ka sa Panginoon. So I cannot really categorically answer na hindi na ako naglalast. But the fact na hindi ako nagmamasturbate, hindi ako nag-release ng semen, I think it would be safe to say na I am not lusting. Kasi ang result ng lusting ay yung pag-release ng
semen po, no? So I don't do that. Even in my dreams, I kasi before sa dreams ko, pag nagre-retain ka kasi ng semen, ay may tinatawag na wet dreams, no? Lumalabas din siya, pero nakokontrol mo pagka committed ka. Even in your dreams, you can rebuke in Jesus' name na hindi. Kasi meron kang purpose. At lalo na pag naunawaan mo na yung semen is very powerful and life-changing. Na pag hindi mo siya sinasayang, it will turn to an energy. Na kahit na ang dami mong ginagawa at konti lang tulog mo, meron ka pa rin lakas. Kasi hindi ka nagsasayang. Dahil yung semen, composed siya ng many blood, drops of blood. No? Just like the ladies, pag that, monthly meron silang period. Gustuhin mo nila o hindi, nagre-release sila ng blood. At pag nagre-release sila ng blood, nagsiswing yung kanilang mood kasi nababawasan sila ng energy. Lumabas ba naman yung blood? Sa lalaki, every time na nag-release ng semen, katumbas no na nagma-monthly period ka. Nagre-release ka ng blood. So, manghihina ka talaga. Kaya, in my experience before, nung hindi ko pinapractice ang semen retention, after you mag-masturbate, manghihina ka, wala kang lakas. Hanapin mo tulog or kain. Wala, hindi ka productive. No? Magiging tamad ka, whatsoever. But when I found out na ang secret, actually the secret to a successful life is to retain sa mga lalaki your semen. Re-release mo lang pag mag-aanak ka. Hindi mo siya sasayangin. Hindi mo rin itatapon kung saan-saan. Kasi imagine mo, bawat release mo nun, anak mo yun, tinapon mo. So sayang naman. So you should have a purpose. No? Hindi ka lang basta nagko-control for the sake of religion. Kundi, of course, nandun na yung godly fear. At the same time, naunawaan mo. Kasi pag hindi mo naintindihan ito, wala kang, let's say, motivation or drive to do that and to stay committed. So, ganun po. Pero I respect ng kanya-kanyang belief. This is my, kasi personal yung tanong, and I'm in that personal journey. Nabanggit ko nga kila Lord sa mga babaeng nasabi ko, I don't have desires with them. But before, I tell you, nung may girlfriend ako po, andun yung sexual urge. So, no? And hindi lang, sabihin ko, hindi lang sa mind, even in action. Pero possible pala na lahat ito ay ma-overcome. Welcome, Deacon Divine. Opo, and in-encourage ko rin yung mga pastors namin na sabayan ako sa ganong journey. Hindi naman ito paging yunok kasi yung yunok atay pinuputulan ng kanilang sexual organ. Oo. So, mahirap naman niya, mag-aasawa pa naman kami. So, ang solution, hindi magpapun. kundi yung control, no? Control with the purpose and you rely on God, the Holy Spirit. Kailangan malaga yung lagi nag-pray, nagbabasa ng Word of God. At talagang, hindi man literally, talagang yung mata mo, binabaling mo. Pag may nakita ka na, pwede mag-share ng personal, ano? Okay lang, dito na lang tayo magtapos din. Since mahalaga at na, alam ko si Nadia rin naman, pinalano ni Lord ito, dahil birang-bira si Deacon magtanong ng ganong awkward and weird. So, maaaring ito na yung pagkakataon. So, isa sa mga paraan para overcome yung mga lustful desires. Kasi yung mga nakikita natin, magti-trigger yan sa lustful desires. Kailangan ibaling mo siya tapos isipin mo lagi si Lord, manghihingi ka ng kapatawaran, tapos ng cleansing, and then ilayo ka sa temptation. Kahit mga simpleng ano lang po, kunyari sa akin lalo na ang family background ko ay yung lolo ko Muslim, so nakikita ko siyang maraming babae. So ibig sabihin, nature ko ang pagiging lustful, no? Kaya nga, mayroon akong purpose kung bakit ito ginagawa. For example, the other day, nag-gym ako po ha, tapos nakasando ako. Yung sa pag-gym ko, yung sando ko, nakita ko yung aking nipple dito. Sa akin po yun. Yung nakita ko yun, may naisip ako na long time ago. So, magkukos yun ng sexual urge. So, ginawa ko, umupo ako agad. Kasi kung i-entertain ko yun, ipagpatuloy ko yun, baka matempt akong mag-masturbate at ayaw ko yung gawin. No? Kasi I need to retain my semen. So, I need to consult the Lord, humingi ng lakas, and rebuke. And today na sa gym. Yan. So, ganun po. So, intentional siya, dapat conscious din. Kasi kung hindi, matatanggay ka talaga. At mangyari, natapos, nagawa mo na yung pagkakasala, saka ka palang magsusorry.
tumaling mali, no? Oo, so sayang naman. So ganun po siya talagang spiritual battle at dapat conscious, laging handa. Sabi nga ni Pablo, di ba? Be on guard all the time. Study converted ano ata ito? Parental with parental guidance. Wala ama siguro mga bata dito. na ano. Kaya nga, I think the other Sunday na i-preach ko rin, even women, sabi ko, huwag mag-masturbate. Ano, kahit sa mga babae. Tadong huwag mag, ano, mag, yung lustful imagination. May enjoy naman yan within marriage. No? Kaya nga, ang sabi ni Pablo, sa mga widows, so paano yung widow? Wala na akong mister. Eh, mag-asawa ka kung hindi mo kayang pigilan. Yan ang sabi ni Pablo. Single ako, pastor, paano yan? Hindi, mag-asawa ka para hindi ka magkasala sa masturbation. Ganon ang solution. So, kung hindi mo kaya. Pero kung kaya, I think, dahil ngayon, kinakaya ko, kaya tanggap ko na rin ko kung sakaling sabi ni Lord na ang gift mo celibacy, huwag ka na mag-asawa, okay lang din. Na ano, kasi hindi naman talaga yun ang ano, yung sex. Sa totoo, wala naman talaga, may pleasure doon pag sa wife or sa family. Last lang yun yung sa, ano, yeah. Anyway, so merong 6 minutes pa tayo. Narinig ako ni Brother R.A., malamang. At, so, wala na kay ibang, sa topic ko ha natin, mga clarifications, bukod sa topic ngayon, yung previous topics natin. Hopefully, ma-i-ano natin yung mga youth natin, no? Madala natin sila sa ganong pamumuhay para maging successful. Honestly po, ganito. Kasi isa sa mga drive ko kung bakit ko ginagawa ang semen retention because I want to be successful. At isa sa mga naghahatak pababa sa mga tao bakit sila hindi sila naging successful dahil nagsasayang sila ng energy. And semen is full of energy. Oo. Kaya nga, pag nag-release ka ng semen mo, pagod na pagod ka, gutom na gutom ka. Ibig sabihin, nag-release ka kasi ng maraming kalakasan. Try nyong wag mag-release ng semen kahit 60 days lang, 2 months or 3 months lang. Makita nyo po, hindi ka napapagod. No? Ako, ilang araw na ako ngayon at tulog ko. Minsan, inaabot na ako ng 11 dahil sa mga ano, gising ng 4, 5 hours. Dapat 8 hours. Pero di ako, parang lakas ko pa din. Ganyan. So, ang secret is semen retention. Kasi pag lagi ka nagre-release, nako, hanapin mo lagi tulog. Tulog ngayon, tulog. Laging tulog. Okay, so, wala nang gusto mag-share. Ang dal-dal ko tuloy, si Deacon Divine kasi. Ano yun? Nag-open ng ganun eh. Ayan, gwapong-gwapo ni Brother Banks. Si Banks ay kakanta mamaya. Praise the Lord! Hallelujah! Ayan. Pero papuri din po sa Panginoon sa paging honest ng mga pastors, and I agree with them. I say amen to them. Kay Pastor Christian, Pastor Darrell, totoo po yun. But I believe time will come na, lalo na pag nagkakaedad na rin sila, ay darating na rin po sila sa pag re-retain ng semen. Kahit pa may asawa. No? Kahit may asawa ka, huwag naman araw-araw mag-release ng semen. Saka mo lang i-release pag gusto nyo magkaanak. Mare, ayan. Para kasi yun ang purpose nun po eh. So yun, hindi siya para pang pleasure, kundi for creation, procreation ng semen po, ha? Naintindihan niyo po yun? Yan, malinaw po yan. Praise God. Meron pa kayong ibang ano, even weird Christian? Sige, tanong. Andun na rin naman. Bago tayo magtapos, last three minutes. Maganda yung mga ganito, no? Kasi magmamature tayo. Tapos makakalaya tayo sa bandages of sin. Yan, yung bandages of sin. Lalo na yung pornography. Kaya nanonood ng pornography or yung mga malalaswa dahil ang gusto mo mag-release ng semen or mag-masturbate. Yun naman yung drive. Hindi ka naman manonood ng dahil lang gusto mo ma-entertain eh. Diba? So ngayon, pag i-practice nyo ang semen retention, hindi ka manonood. Ba't ka manonood? Anong silbi niyan? Diba? Hindi mo gagawin. Hindi ka rin titingin ng malaswa sa kahit sino man. Kasi wala ka namang planong mag-release ng iyong semen.
Kasi nanghihinayang kay ako, honestly, patangang naunawaan ko ito. Never na talaga akong magre-release ng semen. Not unless kung may wife na ako, honeymoon namin at mag-usapang magkaanak. That's the time na i-release ko yung aking semen. Kasi napakamahal nun. Diba? Napakamahal ng semen. Ang daming nagsasayang ng semen. Kaya hindi nagiging successful. At the same time, nagpapatalino po kapag hindi ka nagre-release ng semen. Nagiging sharp ang memory mo. Malakas ka. Yung dopamine level mo ay maganda. Testosterone mo ay okay. Yan. Nakaka-attract ka rin ng kahit mga babae dahil alam nila na safe ka, hindi ka harmful. Dahil kahit maghubad sila sa harapan mo, alam nila na hindi ka gagalawin. So, ganun. Okay? Alright? Pero siyempre, huwag nyo nang gawin yon yung mga ganun. Dapat sa ibang ano to, okay lang kaya yon mga kabataan, pag-usapan natin to mga ganito. No? Para sa atin din. No? Para maging successful tayo. So, Deacon, pwede mag-mic kayo para marinig ko rin po. Malakas kasi ng ulan. Welcome kay Jeffrey and Brother Benji. Praise God. Maganda po rin kasi na pag-uusapan. Baka yung iba pong nakikinig na kabataan, alam nila na maganda pala na hindi ka naglalabas ng dahil pampalakas sa katawan. Yes. Na hindi mababawasan yung lakas mo. Opo. At saka, naiwas ka pa sa kasalanan. Amen. Yan, yun talaga number one reason. Nakakaiwas ka sa last. Amen. Ulitin ko po, kaya lang naman naglalas dahil gusto mag-release ng sexual pleasure. Pag makontrol mo yon, hindi ka na maglalas. Oo. Possible ba yan, Pastor? Hindi naman ituturo ni Jesus kung hindi natin kayang gawin eh. Oo. Tama po. Amen po kasi, totoo lang, ultimo naman po babae talagang nagkakaroon ng sa isip plus, ganon. Ang babae nga lang, mas control nila yung sarili nila. Mm-hmm. Mas ano nila, madaling mapigil. Thank God po kasi sa akin, mula ng 36 years old ako na nawala ng asawa, wala pa naman po akong nararamdamang o na ano sa isip ko na praise lasa. God. Thank God po. Praise God, Deacon. Kasi yung mga ganyang edad, may mga kakilala ako, naglalandi pa. Kaya praise God sa inyo. No, totoo po ito ha. May pinsan akong kaedad ko, yung kanyang kinakasama, 60 plus. Oo. Kasi may mga babae na kahit may edad, hindi nakakapag-control. Kaya ibang-iba pag na kay Lord. No? Ibang-iba kasi meron tayong godly fear in the Lord. Na kahit may nakakita o wala, we maintain our integrity. Kasi alam natin that God sees everything. So, ganon. So, ipag-pray po natin na Lord willing, yung mga kabataan, maging ano sila dito, no? Para ang sarap kaya po mamuhay ng, alam mong, malaya at walang last. Yan, no? Oo. Tapos, yun nga, magiging susi rin siya sa success. Kasi, pansinin nyo, yung mga kabataang nakakaranas ng regular na nagmamasturbate, ano po yung kanilang mind, yung memory nila hindi sharp? Kasi scientifically and medically, sa medical science, yung dopamine mo, receptors, nasisira. Dahil every time you masturbate, nag-shoot ng mataas bigla yung dopamine para lang maabot yung rurok ng kaligayahan. So yung brain mo, nagra-rattle, nagpa-function para maabot yung gusto mong pleasure. So because of that, nadadamage yung dopamine receptors na mahalaga para sa sharp memory, pagiging matalino, ganyan. At pagiging confident. Kaya yung mga mahilig sa nagmamasturbate, walang confidence. Mahiyain, yun yung hindi maka-straight ng eye to eye. Kasi wala silang confidence. Dahil yung brain kasi nila, sira. Because of sexual urges, masturbation, releasing ng semen. Ganon. So marami siyang backup po ito ng science. Nakakasira ng brain. Yung masturbation. Pero yung pag-release ng semen within marriage, hindi siya nakakasira. Kasi natural siya eh. Hindi ka mag-i-imagine eh.
dahil nandyan si wife, no? Pero yung nag-imagine, sisira ang brain doon. So ganun po, kaya maraming hindi successful pagka, kaya ngayon mga successful, ang sikreto nila, semen retention. Oo. Look at MVP, hindi nag-asawa, no? Kasi wala siyang sexual desire siguro, mga ganyan. So I have many names ng mga tao na successful dahil marunong sila mag-control sa kanilang lust. Yung walang control, nasisira schedule. Imbis na may gagawin, na nagpadala sa masturbation, napagod siya ngayon. Imbis na may gagawin ngayon, bukas na lang, tutulog muna ako, pagod na. Nakapanghina kasi yung after na mag-masturbate, bukas na lang yan. Walang nagagawa. Nagiging tamad. Pero pag nag-retain ng semen, ulitin ko, kahit konti lang tulog mo, malakas pa rin. Malakas pa rin. So, ganun. Kaya, praise the Lord. Praise the Lord. Uwian na tayo? Practice pa yung music? Ang may kasalanan nito, si Deacon Divine po, ha? Para sa inyong kaalaman sa online, si Deacon Divine kasi nagtanong, siguro curious ha, sa kay Pastor Christian at kay Alisa. Ayan. Pero maganda na alam na nila ngayon ni Alisa at Pastor Christian na andun na yung pagpipigil. Na kung magre-release man po kayo ng semen, pag mag-aanak, kailang gagawin? Pagkasal na kayo. So be wise. Kaya alam niyo po, sa Diyos ang Panginoon pinagmamalaki ko. Huwag naman sana ako maging parang mayabang. Pero sa totoo lang, maswerte yung babaeng mapapangasawa ko kasi siya lang yung bibigyan pagkakatiwalaan ko ng semen ko. Okay. Na pinakakaingatan ko ngayon ng lubos. Hindi ko inire-release kung kani-kanino. Kaya mamimili po ako ng gusto kung sino yung bibigyan ko ng semen. Kasi yun ang magiging anak namin. Oo. Hindi ko tinatapon. kaya mamimili po ako talaga ng gusto sa mapapangasawa. So ganun po yun. Okay, okay. Okay. So, okay na tayo? Pastor Vin, i-close ko na lang siguro dito. Then magpa-practice pa sila sa music. And I think part din ito ng ating ano, no? Trying to be godly. Oo, yan. Kasi gusto natin maging holy. So, bye-bye sa mga naka-online. At maraming sala. Yes po? Ayan na natin. Oo, sige. Thank you so much kay Pastor Alvin sa kanyang pangunguna sa gawain. Papuri sa Panginoon sa buhay ni Pastor Bill at sa mga pastors namin. At sa lahat na nandito po, maraming maraming salamat po. God bless everyone.